wala pang plano. Parang dapat lalaki ang plano. Mainis nga siya sa akin kasi parang feeling niya mas hindi ako hands-on dun sa... Pero yun nga, tinanong ko sa mga kaibigan kong lalaki, ganun din naman sila eh. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang naging pahayag ng aktras na si Bea Alonzo sa isang interview dahil tila mas nagbigay ito ng dahilan upang pagdudahan ang usap-usapang nagkakalabuan na sila ng fiancé na si Dominic Roque. Nitong mga nagdaang araw ay kumalat ang balitang tila hindi na matutuloy ang hinihintay na kasal ng magkasintahang Bea Alonzo at Dominic Roque dahil may mga napansin ng ilan sa dalawa na maaaring senyales sumunod na nagkakalabuan at may problema ang mga ito. Una rito ay ang hindi na nila pag-post sa kanilang mga social media accounts ng mga larawan o videos nila na magkasama na noon naman umano'y ginagawa nila. Mapost daw kasi talaga ang magkasintahan tungkol sa mga kaganapan sa kanilang dalawa, kaya nakapagtataka na ngayon ay matagal-tagal nang walang update sa kanilang mga social media accounts. Isa rin sa napansin ng ilan ay ang hindi pagsuot ni Bea ng engagement ring nila ni Dominic at hindi rin siya makikita sa pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng boyfriend. Dito nga nagsimula ang mga haka-haka ng ilan hanggang sa napansin din nila na cold si Bea sa pagbahagi ng impormasyon tungkol sa paghahanda ng kasal nila ni Dominic. Paulit-ulit kasi nitong sinasabi sa interview na wala pa raw impormasyon na makukuha ang mga ito sa kanya tungkol dito dahil hanggang ngayon naman ay wala pang ganap sa preparasyon ng kanilang kasal. Mga pahayag ni Bea, wala pang plano. Parang dapat lalaki atang nagpaplano. Kaya sorry, wala pa. I mean, we're getting there but also we're very busy. I'm about to start a teleserye and then meron pang ibang project that I can't tell. Dahil nga sa mga pahayag na ito ni Bea ay mas lalong nagduda ang ilan kung matutuloy pa ba talaga ang kasal. Dahil pansin din ang ilan na taliwas ang mga pahayag nito sa naging pahayag ni Dominic sa nakaraang interview nito. Kung saan ayon sa kanya, January pa lang umunay dapat nakalatag ng lahat ng kanilang kailangan at paisa-isa na nila itong inaayos ngayon. Ayon din kay Dominic, okay naman umanot enjoy ang preparasyon nila, ngunit inamin niyang minsan ay naiinis sa kanya ang fiancé na si Bea dahil iniisip daw nito na hindi siya hands-on sa paghahanda ng kanilang kasal. Mga pahayag ni Dominic, okay naman, enjoy. Nitong January talaga dapat ilatag lahat eh. Kailangan asikasuhin, di ba? With everyone from our families and friends, and yung list ng mga bisita, ninong-ninang, hindi pa naman kompleto lahat. Dagdag pa nito sa ibang interview. Minsan may inis nga siya sa akin kasi parang feeling niya hindi ako hands-on doon sa kasal. Sa kabila nito, inaasahan ng marami na matutuloy pa rin ang kasal at malalagpasan ang dalawa anuman ang problema nila sa paghahanda dahil normal naman umano ang mga ganitong pag-aaway kung sakali man dahil stress pareho sa lahat ng kailangang asikasuhin.